Kuya, bago natin pag-usapan itong ipapalabas na pulveron, recap muna tayo nung ganap kanina. Oh, ano yun? Dali. Okay. Di ba yung topic natin kanina was may helicopter na nag-land or bumaba sa St. Luke's Medical Center sa BGC. So, sabi ko nga, government equipment yon or transpo, right? Pag-aari ng gobyerno. Mga ate at kuya, yun pala ay presidential chopper. Again, presidential chopper. Ngayon, bago sabihin ng mga ensaymada at ng mga talyanista at mga loyalista, mga Marcos supporters dyan na fake news tayo, eto ang post ni Spokes Harry Roque. Ha? Hindi ko pa na-check yung inyong... Ah? Baka siya ang... Ate Marinel, hindi siya... Hindi siya, oy, pero kakilala niya, Ate Marinel, yung magpapalabas. Mamaya yung pulveron video pagkatapos itong discussion, ha? Kakilala niya, Ate Marinel, yung magpapalabas. Okay, post po ni Spokes Harry Roque kanina. Yung topic natin na trending kanina na may helicopter na nag-land sa BGC, sa St. Luke sa BGC, di ba dalawa, puti muna. And then there's black chopper. Iyon na may mga full battle gear na mga sundalong sakay. So protocol daw po yan as per Attorney Trixie po yata nagsabi kanina. Hello, Attorney Trixie. Parang protocol yan na ang presidential chopper ay dapat samahan or i-assist ng another chopper kasi minomonitor yan ng PSG, ng AFP, kung saan ang lakad ng presidential chopper. So, sino ang sakay ng presidential chopper na yan? At bakit may presidential chopper sa St. Luke's? As per Attorney Harry Roque, sino ang sakay? So, visible naman yata ang presidente sa, I think namigay siya ng ayuda kahapon. Ito po kasing chopper ay nakita 2 days ago sa taas ng St. Luke's. Dalawa pa nga. So, syempre, yung mga residents doon, yung mga opisina ay nasa mga high-rise building dyan sa BGC na malapit sa St. Luke's. Na-surprise sila. Gumanon na may tumulog na gano'n. Nagba-vibrate sa kanilang tinted window. Tapos St. Luke's ang binabaan. So, okay. Ano ang sadya? Grabe naman yung doktor na yon kung naka-chopper. Ang yaman naman ng doktor ng St. Luke's. Or maybe may-ari. Pero bakit parang may ano, di ba, may assistance sa another chopper? And binanggit po ngayon ni Spokes Harry Roque, actually kanina, presidential chopper daw yon. Helicopter ng Pangulo ng Pilipinas. Maybe that's the same helicopter na ginamit papunta sa concert ng sinasabi yung Coldplay na si Chris Martin na yamot sa traffic ng Manila. Ay tawa lang ang presidente ng concert niya kasi nga naka-chopper pagpunta ng Bulacan concert. So ngayon, kung visible naman kanina or kahapon, di eh. Senior ni Spokes Harry Roque, nag-cancel ng mga lakad si ano eh. And after na lumabas, ito 17th daw yung ano, kanina lang kasi shinier mga atit kuya, itong kanina lang shinier ng Luminous and ni Adrian Pascual, na part nga ng Luminous, kuya Adrian, hello po. Kanina lang niya shinier itong footages ng helicopter na bumaba sa St. Luke's. At hindi, tama po, government-owned. Helicopter ng presidente ng Pilipinas bumaba sa St. Luke's. Pero ang sabi po na nagbigay ng video sa kanila, sa Luminous, ni Attorney Trixie, at Attorney Ahmed, at ni Sir Adrian, Kuya Adrian, ito daw ay 17th bumaba, 18th kahapon.
Okay? So mga 2 days ago, yung after na lumabas yung, well, ngayon nga pala, nga lang pala lumabas yung video, pero few days ago rin, like, a 18, sabi nung whistleblower ng puting ahas, a 17 daw bumaba yung chopper, mga a 18, nag-release ng statement ang PCO na hindi lalabas ang presidente at i-review niya, i-repasuhin niya yung kanyang speech para sa Lunes. So, hindi lumabas. Or maybe, ilang araw siya sa St. Luke's kung siya yan. Kung hindi siya, malamang yung First Lady. Si Ma'am Shi, ano ang ginawa sa St. Luke's? Ano, nabukulan? Nag-away? Lalo pa ngayon, si Biden tumatagilid. Si Marcos Jr. ay baka Biden. Si Biden at si Marcos Jr. gusto ng gyera. Si Biden tagilid kay Trump. Ayun nga, nabangbang na si Trump. Ganyan kademonyo ang kaaway ng si President Trump ay parang si Pangulong Duterte, mahal na mahal ng taga-US 'yan. Okay? Marami lang ang nakaka-appreciate kay Obama at kay Biden dahil hindi sila mahigpit pagdating sa mga illegal immigrants or whatever, mga TNT kaya nagbe-benefit ang mga Pilipino. Pero si Trump ayaw nga ng illegal kasi ang US napapasukan ng mga terorista. Kaya siya nagtayo ng 'di ba ng wall diyan sa ano, sa border ng US, ng Texas, ng Mexico, tama ba? Yung mga nasa lower part ng US, para hindi mapasok ng Mexico nga pala, right? Hindi mapasok ng taga South America ang US kasi ang mga kriminal sa South America, mapa Colombia, Venezuela, Mexico, ang Mexico ba part na ng US? Hindi ako sure, Puerto Rico lang alam ko. But pumapasok sa US ang mga kriminal ng ibang bansa, ay syempre, para mang-terrorize, para kumita, maghanap ng trabaho rin, or maghanap ng racket, kasi mayaman ang US. Ayaw ni Trump ng, gusto okay sa kanyang immigrant, ayaw lang niya ng illegal. Kung papasok ka ng US, dumaan ka sa tamang proseso. Hindi yung TNT, tapos mamaya sa sobrang luwag ng US government, napapasukan ng mga terorista. Lalong lumalala ang krimen sa US at gustong-gusto rin naman ng US pakipagyera, hanap buhay nga kasi yan, ang mahal ng bili ng mga missiles, mga pambala sa kanyon, kung nuclear weapon, kung meron man. Limpak-limpak in dollars and in billions ang gamit sa gyera. Oh, ayaw ni Trump ng gyera. So, ano ang sinadya kung sino man ang sakay ng chopper na yan? Si Ma'am Shi ba yan? Na paano siya? Nanakit ang tiyan? Lumakilal? Hindi na tunawan? What? May black eye sila? Ano ba sila? Magpapa-facial? Magpapa-dental? Magpapaganda ng ipin in preparation of sauna? Kailangan fresh? Kailangan hindi tuyot? Baka pwedeng magpa-diamond peeling or what? Skin mag-facial? Kung ano man? Magpa-rejuvenate ng balat? Anong gaano sa Diyasa St. Luke's? Kena ospital dahil sa malubang karamdaman, gumiwi, nangisay, nasobrahan sa pulburon. Pag-uusapan natin mamaya yung pulburon. Bakit kailangan mag-chopper? Gaano ka lala ang problema? Sino sa pamilya ang dinala doon? Karapatan nating magtanong, ginagarantiya ng konstitusyon niyan, freedom of speech. In fact, nilagay nga po yung Bill of Rights diyan, 'di ba? Article 3. Right, Article 3 yata ang Bill of Rights. Oh, ng konstitusyon natin para may tagabantay ang para hindi umabuso ang gobyerno. Dahil kung bawal tayong magtanong, bawal tayong, 'di ba, humingi ng impormasyon patungkol sa kanyang kalusugan, dapat inalis na nga yan sa konstitusyon. Oh, karapatan natin, in the first place, pera ng taong bayan ang ginagastos ng mga yan. Yung date nila na yun sa Japanese restaurant. Ano yun, ba't may mga ganong post-post? Ano, sweet ba talaga o nagkakabukulan na? Anyway, baka nga naman na stress lang. Either, baka naman hindi umiwi, baka hindi naman na sobrahan, hindi naman siguro nangisay, na stress lang. Alin bang pwedeng magpa-stress? Nga po pala, kung bawal lumabas ang presidente, bakit ng chopper papuntang St. Luke's ay masama nga yung panahon?
Ay, ito nga yung senior ni Spoke Sari Roque na balita, oh. Napilitan daw mag-cancel si President Marcos Jr. ng kanyang lakad kanina dahil sa sama ng panahon or kahapon. Kahapon nag-cancel, wala ba nung isang araw, bakit naka-chopper kung siya yon? Okay? Hindi natuloy ang trip niya sa Romblon, which is part po ng Mimaropa ba? Part ng Region 4? Region 4? Romblon? I'm not sure. But anyway, papuntang Bisaya na yan. Bisaya na nga ang salita. And even yung lakad niya sa Ilocos Norte, kinansel dahil daw sa sama ng panahon. Maulan nga kasi mga ate at kuya. Maulan, masamang panahon, binabaha. Walang mga aerial inspections na ginagawa yung Pangulo. Nag-date pa sila, pasosyal. And then nakapag-chopper pa kahit masama ang panahon papuntang BGC kung sila yon. Sino ang dinala doon? Sino ang nabalian? Sino ang nalaglag sa hagdana? Sino ang napukulan? Baka mga anak nila. At bakit ang tahimik nila? Kailangan silang sumagot. Merong nakaraan na intriga na sinagot agad nila eh. Yung nag-walk out, right? Sinagot na agad nila yon. Yung mga nag-walk out na generals, di umano, sa isang yung kind of a conference, command conference ng mga uniformed men, nagsalita sila pero dito hindi sila nagsasalita. Tahimik sila. Pwede naman nilang sabihin na hindi, walang may sakit sa amin, walang masama ang pakiramdam, kasambahay lang namin yun, pinagamit lang namin ng chopper kasi emergency. Correct, pwede naman yun, di ba? Ang mga Pilipino, forgiving naman tayo eh. O, may katulong lang pala, na social naman, sa St. Luke's pa din nila. Naka-chopper pa. So sa tingin nyo mga atit kuya, sino ang isinakay sa chopper? At ba't nag-cancel ng mga lakad dahil sa sama ng panahon? Talaga ba? Okay na, dito na ulan. Pabugso-bugso lang naman. O, cancel yung mga punta mo sa Ilocos, cancel yung lakad mo sa Romblon. Baka nga aerial inspection ang lakad niya dun eh. Kasi binabaha na po, hindi lang ang Visayas at Mindanao, even itong Southern Luzon. At baka yung Norte, ang lakas na rin ng ulan, masama nga yung panahon, nabalita ko may cyclone. O, nag-cancel ka ng lakad mo, pero nakapunta ka ng St. Luke's. Baka nga stress lang, kailangan magpa-rejuvenate, kailangan ng wellness off. Or whatever. Paano hindi siya masistress, mga ate at kuya? Ito yung survey po, shared pa rin by Spokes Harry Roque. Ito ay comparative survey ng mga presidente after 2 years or within 2 years ng kanilang term. Okay? Kasi stress mo talaga to, Mr. President. Okay, comparative surveys of presidents according to Pulse Asia. Ay, Pulse Asia, di ba? Ano yan? Bias naman yan. Hindi pa rin nila na-control, hindi pa rin nila nahawakan sa liig. Okay, so sa 2 years term ng bawat presidente, usually bumababa talaga ang rating. Uy, thank you po. Sino ito? Baka ate ko to from the US. Hello, hello po. Ayan. Yung blue, si Arroyo. Yung yellow, syempre, si Ngoy-Ngoy. Sino yung Ngoy-Ngoy? Noy-Noy, rather. Sorry naman. Meron akong speech defect. Talaga ba? Meron akong mga lisps. English major, may lisps. Okay. Si Pangulong Duterte, green. Actually, parang red noon si Pangulong Duterte, di ba? Kaya lang, VP Sara, green eh. So, sige, green. And then, si Marcos Jr., yung red. Ah, hindi kita yung green kasi naka-green screen tayo. That right? Tama ba? Oh yeah, okay. Indivisible yung color ni PRRD. But yun na nga po yung point. Alright, hindi ko makita mga atat kuya. Ba't ganoon? Oo nga, nag-disappearing yung ibang kulay. Anyway, kasi naka-green screen. Pero sa ating Princess Marito, walang problema. Anyway, kita nyo naman. Arroyo, blue. Aquino, yellow. Duterte, green. Marcos, red. Si Arroyo, after 2 years, from 49, naging 46.
So 3% ang ibinaba. Unang taon niya, 49 yung trust rating or approval rating, naging 46 ang pangalawang taon. Si Ngoy Ngoy from 79 nung unang taon niya, naging 67, bumaba ng 12%. Minus 12%. Ang laki ng ibinagsak ni Ngoy Ngoy. Kasi nga yung kanilang motto nun, daang matuwid, yung slogan nila, daang matuwid, mukhang paliko-liko naman at wala naman narating. Ang daang matuwid, right? Hindi tayo dinala sa landas patungo sa pag-unlad at paliko-liko, hindi naman talaga doon ang punta. Thank you po, TJ Beniga. Kay Pangulong Duterte, dito kayo ma-amaze. Sa second year ni Pangulong Duterte, despite na wala namang pinipigil ang mga kritiko noon, lahat ng media, binabanatan siya, mga dilawan, di ba? May war on drugs pa ang Pangulo, so may mga nagkakandamatay. Ang approval rating ni Pangulong Duterte from 86 naging 88 pa nga. Nadagdagan pa ng 2.2% after 2 years. Si Pangulong Duterte ang naiba among the 4 presidents including the incumbent president ngayon. Sikuting ang malala ang ibinagsak. Ay ito nga naman ang ikasistress mong talaga. Kaya kasi siguro nagpunta sa St. Luke's. From 84% kasi nga, di ba? Unang taon, ang sabi niya, itutuloy ang nasimula ni Pangulong Duterte, tuwan-tuwa tayong lahat dahil hindi nanalo ang Dilaw or Pink. Sorry naman sa mga followers ni BFF Lenlen dyan. Kumbaga 84%, ang taas ng rating ni Marcos Jr. kasi nga nangangako siya noon na itutuloy niya nasimula ni Pangulong Duterte, tuloy ang war on drugs, tuloy ang war on criminality, corruption, lahat na, no? build, better, more pa yung kanya. So ang taas ng expectation at pinagkakatiwalaan siya ng karami, kasama pa niya si VP Sara sa unit team. So 84, halos pumantay kay PRRD sa unang taon, 86% si PRRD. Ngayong pangalawang taon, lagapak si Marcos Jr., 53%. Ibig sabihin, 31% ang ibinagsak ng grado. Mga ate at kuya, kung sa mga estudyante, kapag first grading pa lang, or ano ba tawag dyan, preliminary pa lang, prelim, o ano ka na eh, no? Papaspas ka na. Kapag hindi mo na, halimbawa hindi mo na hit yung 90 na grades, kasi yun yung excellent grade, no? Diba, mga 89 ka lang, 88, kung ikaw ay estudyante na masipag mag-aral, pagpasok ng midterm or ng, diba, ng second grading halimbawa, papaspas ka ng review ng aral para pag-exams, even yung mga projects and assignments mo, mataas ang grado mo, babawiin mo kasi hindi ka satisfied sa grade mo nung prelim, nung nagbukas ang klase. Midterm, papaspasan ko to. Tataas dapat grado mo for midterm, for the second grading, third grading, or pre-finals, or semi-finals, paspasan mo pa rin. Dapat yung trajectory ng grado mo bilang estudyante, and dapat ganito ang ginagawa ng mga public officials, pataas. Even yung finals, hindi ka pepetics ng finals, may mga subjects na ang final exams ay comprehensive. Yung itinuro ng teacher nung unang buwan ng pasukan hanggang nung, halimbawa, nung June hanggang December. Kung yung old curriculum or yung old school year. Yung itinuro ng June hanggang December, yun ang comprehensive exams. Kung ano yung exam ng first grading, second grading, third grading, or prelim, midterm, semis, yung final, doon itatambak lahat sa finals. Dugo nga ang utak ng mga estudyante kapag finals. Well, kung ang teacher ay matinong magturo or di ba gusto ng teachers na ang kanyang mga estudyante ay masisipa, ganun. Ganun kasi nangyayari sa amin nung nag-aaral ako. Kung ano yung, Diyos ko po, sabi namin, akala namin yung lesson, yung final exams, eh yung ano lang, yung buwan lang na yun na nasasakop. So, alam mo, yung finals ay December, o kaya naman Mayo. Akala namin yung turo lang ng Abril at Mayo, yung exam sa finals, yung pala, yung turo mula January hanggang Mayo. Yun ang ipapain. At ikaw bilang hindi pa bayang estudyante, paspasan mo pa rin ang aral, hindi ka na nakakain, hindi ka na natutulog, nagagalit na ang magulang, at yung anak ko, Diyos ko naman, wala namang well, ganun kasi mga magulang ko, hindi naman ako pinipressure mag-aral, or di ba, maghangad ng mataas na grades. Initiative ko yun as a student. Diyos ko po, midterm ka pa lang, wala ka pa nga sa midterm eh. Ang midterm ni Kuting ay pangatlong taon. 6 years ang term ng isang presidente. 2 years ka pa lang, wala pa sa midterm, lagapak ka 31% among the 4 presidents.
ay talaga nga namang ma-i-stress ka. Alam nyo, yung parang coping mechanism siguro or whatever ni President ni Kuting, kung totoo yung allegation ng pulmuron, ay ang ganyan. Baka pumaspas, ganyan yung escape niya, di ba? Escape niya yun eh. Kind of a ganun yung pagtakas niya sa problema, right? Pero mo lumabas to, Pulse Asia pa na overly biased na survey firm. Lumaga pa ka. Lahat ang bait-bait sa administrasyong Marcos Jr., media, di ba, kung sino-sino pa, even yung mga social media platforms, ang bait-bait, kontrolado nyo. Lahat ng mga, tapos ganito ang grado mo. Yung sinundan mong presidente, excellent kasing presidente, ay dapat mo talagang paspasan. Pero despite that, wala ka nga kasing housing. Sabi mo, 1 million houses per year, tapos 100,000 lang pala yung pabahay na nagawa mo with nung Akozar. Oh, so yun, yung pinag-uusapan natin kanina, 89.9 billion. Sino yung finance secretary? Si Recto pala. Asawa ni Ate V. Ni Congresswoman Vilma. Si former senator, former ba? Yeah, I think, oh, former na siya. Ralph Recto. Siya pala yung nag-divert ng pondo ng PhilHealth. Ang sama-sama ng loob ng mga contributors. Hindi lang kay Recto, kundi sa'yo, Mr. President. Kapag ka may ganyang hindi nagagamit na pondo ang PhilHealth, ibig sabihin kasi yan mga tatkuya, like yung 89.9 billion, malaking alwan sana yun sa mga contributors. Ibig sabihin, sa mga kinakaltasan buwan-buwan, sa sweldo, sa kita, matik nilalagay sa PhilHealth. Kapag ka may ganung unused funds ang PhilHealth, pandagdag yun sa kanilang premiums. Pambawas din sa kanilang contribution monthly. Ay, meron naman palang pondo ang PhilHealth, hindi nagagastos, hindi nagagalaw. So, baka madagdagan yung kanilang, di ba, yung kanilang benefit for hospitalization. Instead, halimbawa na makakuha sila sa PhilHealth ng 100K, baka pwede maging 150K sa hospitalization, right? 150,000 instead of 100,000. Also, yung monthly contribution, baka pwede liitan. Total, may mga sobra-sobrang pondo ang PhilHealth. Dinivert ang pondo. Sirekto yon. Asawa ni Ate V ang may gawa. So, ang daing kapalpakan ng administrasyon mo, loto, mayat maya may nananalo sa US, once a year nga lang may tumatama, sa Pilipinas, parang linggo-linggo. Ang lala ng corruption, ang lala ng krimen, baha ang droga, wala kang build better more, wala kang pinapagawa, anong isosona mo? Ay talagang masestress ka, lalo pag nakita mo ang figure na ito, na 31% ang bagsak ng approval ratings mo, ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Lahat ng mga posts mo, even yung preparation mo ng SONA mo, na kung ano-ano mga patarpulin ang ginagawa nyo dyan sa EDSA, sa QC, nakabalandra mukha mo, pinagtatawanan ng mga Pilipino. Nagsasayang kayo ng pera, hindi nararamdaman ng, ang mahal ng bilhin, hindi nararamdaman ng Pilipino ang serbisyo mo, unlike kay Tatay Digong. Mahal din naman ang bilihin nun. Hindi nga lang kasing mahal na ngayon. Pero ang mga tao nun, tahimik na nakakalabas, nakakalakad, kahit dis oras ng gabi, hindi nag-aalala. Kasi ang mga adik, nagsipagsukuan, may mga nakulong, may nagkandamatay. So, masistress kang talaga, at kung hindi ka masistress nito, or nagjojombaga na kayo mag-asawa, dahil si Biden ay mukhang nag-back out na. Si Biden ang pag-asa nyo para matuloy ang gera. Gustong-gusto mong isabak sa gera ang Pilipinas, Mr. President. Lalo pat, ayun, nabang-bang si, mukhang ang kamay ng lumikha, ang kamay ng nasa itaas ay binabantayan si Trump at huwag sanang maulit yung pagbang-bang kay Trump. Biro mo yun, gumilid lang ng ganun si Trump, mga tatkuya, o gumewang lang ng ganun. Kasi si Trump, pwede gumano ganun eh. Gumilid lang ng ganun, humaging ang bala. Sa tenga tumama. Kung hindi siya gumanon, split seconds lang yun ha. Kung hindi siya tumagilid, like tinuturo niya yung ano eh, hindi ko yan na-discuss, di ba? Tinuturo lang niya yung parang malaking screen doon sa gilid ng rally na yon sa US. Kung tinuro niya ng ganun, tumagilid, humaging ang bala sa tenga. Dito dapat sa mata yun o sa pagitan ng dalawang kilay. So mukhang hindi pa mukhang gumagalaw pa rin ang nasa itaas, no? Hindi pa rin niya pinapayagan na katulad ni Biden pa rin ang mananalo or what? Baka si Trump at lumalakas ngayon si Trump, malakas naman talaga, dinaya lang naman niya nung nakaraang eleksyon. Kaya si Biden ang nakaupo. Oh.
Yun ang sabi ng marami, dinaya si Trump. Pati yung pagboto ng ano, mail voting, mail-in voting, yung ihuhulog mo lang sa USPS, yung balota mo, nay, may mga nakuna ng video na hindi naman yata inulog. At pinagbubuksan ng kung sino-sino yung balota. Kasi ganoon sa US, laki ba naman ng US, instead of you going to the polling precinct, ihulog mo lang ang balota mo sa mailbox. Kadaling dayain ng mga atat kuya, kadaling itamper, kadaling paltan, di ba? Hindi makarating sa pagbibilang, sa canvassing. So, ngayon, na-realize ng mga taga-US na parang dinadala sila sa kapahamakan ni Biden. Ayan, gusto nila si Trump. Tapos si Trump binangbang pa. Dahil lang yun sa pambubuyo ni, ano, ni Biden, no? Kailangan ma-bullseye na ikaganon-ganon. May mga tao tuloy na gusto na talagang tigayin si Trump. So, mabait pa rin ang nasa itaas. Mukhang hindi matutuloy ang balak na maisubo ang buong mundo sa giyera. Oh. Kaya siguro yung dalawa nagpuniti na. Baka itong sikuting at ahas na jumbagan na, oh, baka kailangan dalhin sa St. Luke's ang eyebag or flocol para hindi halata pagdating ng SONA. Bakit kaya, sino at sino kaya mga tat kuya ang dinala sa St. Luke's? Pakicomment na po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.